Sa panahon ng kabataan ay napakaraming posibilidad dahil kadalasan ay hindi pa naiisip kung hanggang kailan talaga tatagal ang buhay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami sa mga kabataan ang very idealistic. Hindi naman lahat at hindi naman palagi. Pero mapapansin mo na malaki talaga ang pinagkaiba ng perspektibo ng isang kabataan sa isang marami ng pinagdaanan sa buhay. Isa sa malaking kaibahan ay pagdating sa perspektibo sa mga pangarap o ambisyon. Misang kahit dihado na sa buhay at sa maraming bagay, nasa isip ng isang kabataan na marami pang maaaring gawin dahil mahaba pa ang panahon. Samantalang ang isang veterano na sa buhay ay alam na limitado na ang panahon. Ang kaisipan na mahaba pa ang panahon ay hindi palaging nakakatulong dahil una, hindi naman talaga natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Pangalawa, nagiging dahilan pa ito ng iba upang sayangin ang mga pagkakataon at ipagpaliban ang lalong mahalaga sa buhay. Para sa isang taong madami ng pinagdaanan sa buhay, ang stability ng kasalukuyan ay mahirap ng isapalaran para mangarapan ng panibago. Minsan nandoon na ang takot o marahil ay kontento na sa kasalukuyang kalagayan. Kaya kahit minsan, kahit meron pang pwedeng marating, ay nagsesettle na sa kung ano na ang nariyan. Mahalaga ding tandaan na hindi ang haba ng panahon ang siyang nagdidikta ng potensyal ng isang tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Subalit mahalaga ang paghakbang sa pananampalataya upang ito ay gawin at sundin. Ang sabi ng Bible, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Ang limitasyon ng ating kaalaman at kakayahan ay lilikha ng mga limitasyon sa ating maaaring marating sa buhay. Ang maling sukatan ng tagumpay ay magliligaw sa atin sa landas na nais ng Diyos na ating tahakin. Ang mga pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkadala at pagkalugmok. Ang makamundong tagumpay naman ay maaaring lumikha ng pagkakontento sa mga bagay na hindi nais ng Diyos para sa atin. Alalahanin mo na higit pa sa iyong inaakala ang plano ng Diyos sa buhay mo. Nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos at iniligtas upang muling maugnay sa Kanya at gawin ang mga bagay na itinakda ng Diyos para sa iyo. Panahon na para pag-isipan ang takbo ng iyong buhay. Narating mo na ba ang nais ng Diyos para sa iyo? Papalapit ka na ba sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos? O baka naman sa tinagal-tagal ng panahon ay nababalaho ka sa maling kalagayan sa buhay? Laan ang plano ng Diyos sa buhay mo kung ikaw ay handang kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Huwag mong palampasin ang panahon at pagkakataon. Kilalanin mo si Jesus, sumunod sa Kanya at asa ka pa.